Okay, guys, guys, andito na naman tayo. Ito yung part of doon sa vocal styles at genre. Yung pinagsasabi natin sa parang maganda ang ano ngayon. Nakita ko, ang daming lahat gusto. Ito, pagandahin pa natin ito, guys. Ang dami pa. Itong episode na to, itong mga kulikuti natin yung mga vocal style ng ibang singer. Medyo pabor tayo dito kasi kumakanda tayo. So, pwede nating ma-explain at sana kayo din yung mga mahilig kumakanta at least i-review nyo o tingnan nyo yung mga sinasabi ko, baka meron din kayong ma-share. Pero so far, sa pagkaintindi ko, dahil ako'y kumakanta din, hindi naman tayo sinasabi na officially nasa industriya talaga tayo ng musika, magawa tayo ng isang indie artist lang tayo eh. Ayun, nag-produce ng sariling kanta natin, nag-compose, wala tayong recording company na sinasandalan. So, ito na lang. So, at least, naipalabas din ito sa social media. Okay? So, ito ngayon, guys. Di ba, nagawa ko lang yung mga falsetto, hit voice, mga sopranong voices. Ito, ang sabi ko, pang part ko. Yung husky or raspiness ng vocal styles or voices ng singer. Actually, guys, napansin nyo, ako mismo kumakanta, meron akong parang garibi, meron din akong husky, which is alam mo. Pakinggan nyo itong husky ko, o tinawa ko, ito, Pusong Roar. Dahil ikaw ang pinatawag ng puso ko, sana ay mapansin. At saka, meron pa isang husky din yung wagas na pag-ibig. Wagas na pag-ibig ang, di ba? Yung sa damdamin ko yung pusong duwa ko, which is for yung pusong duwa ko. Ito yung kanta na ginagawa ko noon. Madali lang ito, guys. Parang 30 minutes nagawa ko itong pusong duwa. Nakulikot ko lang yung chords, tapos nirecord ko na sa cellphone, hindi ko makalimutan. Tapos, madali ko lang talaga naigawa yung lyrics niya. At saka hanggang ngayon, nagustuhan pa nila. Ano bang nandiyan sa pusong duwag lyrics daw o melody? Kasi yung chorus niyan, guys, yan, meron ako dyan mga sa playlist ko paano ang paggawa ng tone. Tinan yung melody at sa kinuha mo sa chorus. Anong chorus ang gagamitin natin para paganda natin yung tone. So, i-review na yan, guys. Ang pinag-usapan natin, paano yung mga vocal style na saan ko hinamo. Kasi ang sabi nila, bawat kanta ko na ibang-ibang style. Dito nyo malala, dito nyo maintindihan bakit sinasabi yung iba-ibang style. Kasi iba-ibang genre ang aral or ina-acceptar ni Mac Mix. Hindi ako nag-rely lang o umitinga lang sa isang style. Pwede lahat. Tinggan natin. No? So far, yung pag-usapan natin ngayon, itong vocal style. Since meron akong dalawang husky. Meron akong isang husky, which is for the record pa, wala pa tayong hanapatan ng singer, ako bang atanta. Kasi tapos na minus one. Yung sa tulero, ito pa na ipalabas. At saka, yung magbalika, sana yung magbalika, which is kinanta ni Jason. So, may palabas natin na, makita nyo iba-ibang style ng mga kanta. May Gary B, may parang Ogie Alcacid, may parang Side A. So, yun ang mga New Colors. Yun ang mga ginagawa ko. Kaya napansin yung iba-ibang style. So far, bago ko nagawa tayo ng episode, yung bawat kanta ko, paano ang ginawa, saan ko rin. So, ito muna yung husking pinag-usapan. So, guys, pinag-usapan. Dito sa video ito na ipalabas ko, makita mo yung iba-ibang style ng masinger. I-explain ko ang quality ng mga husky or raspiness ng mga boses nila. Okay guys, isa-isahin, pakinggan natin itong mga singer sa video ito. At pagkatapos yan, ikumpara ko, sasabihin ko ang diferensya nila. The honesty's too much. Say goodbye, never say goodbye. Yeah. Like a light. Hey, you walked up. Hold on to
okay, pag-usapan, nakita, narinig na natin, no? Yung, siguro, bakit ko pinag-play yung style ng boses nila? Kasi pisa-pisahin natin, okay? Pag ang style lang, di ba? May mga, ito ang i-explain ko sa'yo, may parang slow rock, or semi-rock, or pop ballad, or kung anong tawag-tawag sa mga genre yan. Ito lang sabihin ko sa inyo. Ang kategorya na tinutugtog lahat yung mga husky, yung mga sino ba yan sila, no? Ito. Diba? Nagsasabi lahat pa pangalan singers dyan. No? Sinasabi ko na. Ang kaibahan sa boses ni Michael Bolton, parang, di ba pakinggan mo, husky siya. Pero ang pagbitaw niya ng words or paggaling dito sa parang diaphragm o hindi, parang may halong hinton, pero binabasag niya ang boses. Iba siya kinabunsyog. Aha, yung ganyan mga ikin. Kahit pa nakarinig ko ba si Bon Jovi ngayon, kung maintindihan niya itong salita, siya mismo sa sangka. Itong vocal style ni Michael Bolton, Steve Perry ng Journey, the original Journey, Dan Hell, at saka ito si McDonald yung ka-duet na ano. Ang ganda ng husky nila, ang ka-duet ni I can touch you, my heart and soul. Yung pang paos dyan. Meron pang isang duet ni Bat Bell. Meron pa dyan. Full to believe. Yung mga ganun style niya. Ha? Ito ha, Danhel, McDonald, Kenny Roger, kasi mababa si Kenny Roger, Michael Bolton, Journey, Steve Perry. Itong mga husking vocals na ito, sabi ko sa mga, parang natural sa kanila. Parang God-given talent. Hindi aral. Inaral man siguro. Pero man dinidibito. Pero yung mga husky nila, ako na husky. Kinukupya-kupya ko yan. At alam ko yung husky na talaga. Pagbitaw pa lang, kahit siguro pagdudura niya, pag whistle lang niya, ano na, built-in na. Kumbaga, built-in na. Alam niyo yung mga aral na husky, guys. Foreign or local. Kung sa foreign pa rin aral, ha? Bunjo. Akres, matang mo sabi bunjo. Ito, pakinggan niyo mo sa Zoom you is bleeding. Saan ang galing? We love you, baby. Ito, hindi siya parang, kumbaga, built-in ba? Parang, naisinilang na siya. Pero talaga, yan ang inaral niya. Aral, at saka hindi siya sintonado. Sino pang aral? Let's do it. Basag siya, pero aral lang niya. Inaral yan, guys. At saka, throughout the years. Some kinds of old pain. I am sailing. Sino pang mga aral? Metallica. Not an old smarter. Yung mga sinadyang binabasa tapos hala, ako mismo. Sige. Sa sige na ito. May nasingir pa na yan. Kung nag-husky-husky na. Isa ang talagang gift talaga. Kung sa loop, high pitch yun, mga Journey, mga Iron, pataas na rin yun, Journey. Kahit ito si Bryan Adams, guys, kinukumpara mo. Ulit-ulit ko pakinggan. Richard Marx, yung kumakanta ng Right Here With Me. Rather waiting for you. Bryan Adams. Summer of 69. Yung mga vocals niya, guys. Parang yun. Kahit pa siguro, kahit parang. Kumakanta mo, kinukumpara mo. Yan ang husky na alam. At saka, kagandahan lang kay Bryan Adams. May style sa palamigin niya. At saka Richard Marx. Ito ang Richard Marx. As when I believe.
And I'm sounding up a more. Maganda lang pakinggan kasi actually. Kahit, yeah, hindi sa mga grabe ka na Mark Next, parang yabang-yabang, hindi. Kasi pakinggan mo si Kenny Roger. Lady, I guess I'm crazy. Kahit ako lang maskip. Pero iba. Kahit si Lenny Richie, tingnan niyo si Lenny Richie. Okay na nag-collaborat yung dalawa, yung mid-wit sila. Actually, di ba, ang kantang Lady ay kang Lenny Richie. Pinakanta niya kay Kenny Roger. Si ano ni Lenny Richie, guys? Nang babagay doon si Kenny Roger. Kasi tingnan mo yung, ipi-play natin yung video ni Kenny Roger na Lady at saka yung kanta na version ni Lenny Richie. Kayo mag-usga. For so many years I... Lady, I'm your knight in... Okay guys, ha? Pakinggan mo. Steve Perry, kahit sa mga comments, maganda yung boses ni Pineda. Pero para sa amin, kahit alam niya rin. Steve Perry, built and originally inborn. Arnel, magaling na singer, pwede mag-twist ng boses. Aray, yun ang kaibahan. Same sa mga sinasabi ko. Alam ni Arnel yan. Pero kay Pilipino. Palitin ko na kami. Pakinggan niyo Mark Next, Pusong Duwag. Wagas na pag-ibig. Bakit ako makakanta na para ganito? So, ibig sabihin, we are only mimicking the styles. Pero iba yung gifted, built-in, inborn. Mas lalong pinaganda ang asa. Iba ang pagbigkas mo pa lang, pagkarinig sa tinga mo, papasok sa puso. So dito guys, na-explain ni Mark Next ang kaibahan ng inborn, built-in, inaral na develop na pagganda. Isa lang ang purpose, mapasaya, satisfied, ng listeners. Sinong tangi na kakalam? Ang mga artist. Artist na nag-interpret o yung palabas ng style. Hey guys! Wala tayong sinasabing ano ha, basta sa akin. Yan ang pagkaan. Hindi ko kasi kumpanta, kumagawa na. Thank you very much. Sa next episode, iba na naman. God bless.